Ayon sa source, sa panahon ng 1600 AD, itong Peru ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng bansang Espanya at itong mga Espanyol ay talagang libangan na nila ang paglaro o ang paliga ng mga manok na ginagamitan na mismo ng spear o ng tare. At itong Lima, Peru naman na lugar, dito nagaganap ang international trading na kahit anong klaseng gamit o hayop ay pwedeng i-trade. Kasama na rin dito ang iba't ibang lahi ng mga manok. Kaya dito na rin nabuhay o nabreed itong Peruvian na bloodline. At sa panahon naman ng 1880, itong sabong ay mas lalo pang nakilala o sumikat sa bansang Peru, lalo na ang long knife na liga at doon na rin ang ibang breeder ng simulang mag-cross o mag-fuse ng mga iba't ibang linyada ng mga manok panabong sa Peruvian line, tulad ng Spanish line, American line, Malay line at Asian line. At tumitimbang ang mga ito hanggang sa 5 kilo. At dito naman sa Pilipinas, pinakilala o na-introduce naman ito sa panahon ng mga early 1990s, ngunit hindi naman ito masyadong pinapansin. Sa kadahilan ng bukod sa hindi ko kagwapuan ang mukha pati na rin ang tindig nito, ay mabagal din ito kung gumalaw kumpara sa mga American line na ginagamit natin mismong mga Pilipino. Ngunit dahil sa pagpuporsige ng mga ilang breeder gamit ang kanilang kaalaman o ideya, itong Peruvian na bloodline ay nagawang malakas o gumanda ang quality nito sa panahon ngayon. Ngayon, kilala itong Peruvian sa kanilang agility o bilis. Kahit may kabigatan ang mga to, kilala din ito sa kanilang malalakas o malulutong na palo, ganon din ang kanilang matinik na cutting ability. Itong Peruvian ay mainam din na mag-cross sa ibang bloodline, lalo na kung gusto mo makuha ang katawan at ang cutting skill ng mga to. At isa sa mga recommended na magandang i-cross sa Peruvian ay itong brown red o ang warhorse na bloodline.